So, isa na namang epidemya ang kumakalat sa Twitter. Hashtag sailormoonredraw. Isang drawing challenge. Kaya, sakay kagad sa bandwagon. I just wanna say, di ako nanood ng Sailor Moon as a kid. Pero sikat talaga siya. Maka ghost fighter kasi kaming mga tunay na lalaki. Pero yung mga idol si Dennis eventually. Anyway, di ba kayo nagtataka? Japanese sa Sailor Moon pero bland and blue eye siya. Wala lang, yung napapanood ko kasi na Japanese, blurred. I mean, dark hair at saka dark yung kulay ng mata. Pero hindi naman daw siya taga-Earth, taga-Moon Kingdom siya. So ganun siguro ang kulay ng buhok at mata ng nakatira sa Moon. So, dinrowing ko sa Sailor Moon sa style na alam ko. Chibi, mas pinalaki ang mata at mas mabilog ang features. Na-off yung proportion, tapos vibrant yung colors. Basically, pinakyut. So, same process pa din. Start with a sketch, followed by a line art, flat colors, shadows and highlights, tapos konting background, at panghuli yung details. Now, ito ang sasabihin ko about sa workflow. Ang mahirap na part is yung simula. Sketch in this case. Dahil dito ka magde-decide ng construction mo. If hindi maganda yung foundation mo, magiging mahina yung buong output. Parang gumagawa ka ng bahay. Kung inuna mo yung semento bago yung bakal ng poste, pwede, pero weak. Ang iba naman, nakafocus agad sa details. Yun ang problema ng madaming nagsisimulang artist. Maski ako minsan, iniisip na agad yung details na di pa okay yung work. Parang pininturahan mo na agad na basa pa ang semento. I hope you get the point. Start from the ground up hanggang matapos mo yung ginagawa mo. Hindi kailangan magmadali. Dahil ang nagmamadali ay madalas nagkakamali. Pero buti na lang may undo. Sabi sa Toy Story, you cannot rush art. Not unless may additional charges. So, balik sa drawing. Let me just add shadows, tapos yung highlights and background, some details. Konting touches na lang. I hope you like it. Hashtag Sailor Moon Redraw.